ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Pinamagatan ko pala itong Japanese treasure, deposit 1 fathom under assessment 165. Ngayon, magbabasa tayo ng mga sign ng kasama natin kung saan pinasa nila sa akin at ito yung sign niya. Ayan. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Reader MMS. Nang sa ganoon, updated kayo sa mga bagong content natin mga ka-teach, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, bakit ko to pinamagatan na deposit 1 fathom under? Dahil sa sign na ito. Kung mapapansin natin mga ka-teach, ayan, klaro naman ang X at 1. Diyan ko nakuha ang pamagat na 1 fathom under mga ka-teach. Ang ibig sabihin ng 1 fathom mga ka-teach equals to 6 feet under. Ibig sabihin sir, may spot deposit or giveaway sa area mo. Ganun pa man, kung mapapansin natin ang buong mga sign dito sa batong nakaukit, ang daming sign mga ka-teach, oh. X, may dot pa. Ayan, mga combination sign ito eh, na kailangan bubusisihin eh. Tapos may guhit pa dito. Ayan, at may X ulit. Kung isa-isahin natin ito mga ka-teach, at dito tayo mag-umpisa sa X plus X, not plus, hindi pla plus, X at saka 1. Ang meaning ito, pwede ring 1 fathom under at pwede ring divide deposit. Number 1, 1 fathom under. Number 2, divide deposit. Ang pangatlo, last sign before object. Ang daming combination meaning yan nito mga teach. Kaya isa-isahin natin to para maintindihan ni sir kung ano ang gagawin sa area niya. Ngayon, kung dito tayo sa pinaka number 1, ulitin ko ulit, may target sa area mo sir na 6 feet under lang. Ang tanong, saan kaya makikita yan? Ang pangalawa, dito tayo sa pangalawa, divide deposit dahil sa nahati siya sa guhit na yan. So, madi-total, mapapansin natin, may isang ikis dito. Kung wala sana ng ikis na ito, itong maliit, ibig sabihin, isa lang ang deposito sa area. Ganun pa man, nilagyan ng isang ikis or X. Kaya, pwede ring intindihin natin ang divide deposit. Nahati sa dalawang party ang target mga ka-teach. Ayan. Ayan siya, isang target. Ito at ito. Ganun pa man, gagawa tayo dito ng pinaka example ng illustration sir. Ayan. At unahin natin itong maliit na X. Itong maliit na X. Kung saan, ayan siya. Ayan. Ipalagay na lang natin itong X na to ay nahati nga sa dalawang party, kumbaga nasa kabilang side siya kasi na-divide siya. Ayan yung ano niya. Ang pinakamagandang gawin mo dito sir, maglagay ka ng compass dito sa pinakagitna. Dito, ayan. Sa gitna talaga ng bato, balikan natin yung pinaka mother side niya. Ayan. Maglagay ka dito ng compass sir, dito sa pinakagitnang ito. Kunin mo ang mga direksyon kung anong parte ba yan. Ayan. Ayan. Ay, baliktad. Ulitin natin. Maganda talaga mga ka-teach. Anong direksyon papunta doon?
doon nakasintro pala itong isa na ito. At doon. Ayan. Ito ba ay east side? Ito ba ay west side? North? Ganyan lang, sir. At saka south. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa illustration natin na ginawa. Ayan. Kung sakaling makuha mo na ang direction, sir, sa pinakagitna kung saan sinabi ko na dito banda. Ayan. Tumbukin mo agad papunta dyan. Ay, balik. Balik. Hindi straight. Papunta dyan. Ayan. Ngayon, simula sa pinaka center point niya or bearing line niya, itong bato na ito. Ito yung pinaka bearing line niya eh. Ito, dito ka magsusukat or dito tayo magsukat sa mismong batong ito. Ayan. Pag nakuha mo na ang direction na yan, palagay natin naka south side yan or north side ba. Distansya lang ito, sir, ng hindi bababa yan ng 25 meters ang distance. Ngayon, pagdating mo dyan sa pinaka gilid na ito, at ito na yung binigay niyang reference area para kung saan mag-umpisa ka sa pag-trigonometry. Pagdating mo dito sa pinakagilid, kung saan yung pinakadireksyon na binigay niya, akyat ka papuntang taas. Puntang taas. Dita natin konti, mga katis. Papuntang taas. Bantayan mo ang direksyon na yan. Ay, nawala. Ulitin natin. Dito. Ayan. At punta ka ulit sa taas kung anong direksyon yan. Punta dyan. Ngayon, dahil ang binigay niyang target, nandito banda. Kung pagdating sa taas, may matamaan kang kahoy. Tulad nito. May kahoy dyan. Or lihis man yung ginawa natin. Pero kung sakaling may kahoy dyan, sa mismong kahoy, doon ka magbearing ng pinaka-reference dito sa mother side niya. Ibig sabihin, ang target nasa gilid ng kahoy. Dahil sa pinaka-mother side niya, kung saan pinapapunta ka dito sa side na ito. Ayan. May sasalo talaga na sign dyan, sir. Papaakyatin ka dito sa taas dahil ang pinaka-target mo, kung balikan natin ito, ito, kung mapapansin natin, nasa bandang taas. Ayan. Simula sa gitna, ito yung pinakagitna. Takbo ka sa taas. Pagdating sa taas, kung may matatamaan kang kahoy, ibig sabihin, yung kahoy na yon, yon na yung pinaka bearing line niya para sa target. Nandito lang sa gilid ng kahoy ang pinaka target. Kung saan dito natin makikita yan sa ginawa nating illustration. Ayan. Madali lang pagsunod ng pagka-trigonometry, mga ka-teach. Akyat ulit sa taas. Pag may matamaang kahoy, ibig sabihin, nasa gilid ng kahoy ang target or nasa ilalim. Hindi magkalayo yan. 1 meter lang simula sa puno or mismong under. Hindi magkalayo. Kung may mga gamit ka, malulukit mo yan, sir. Kung may mga locator ka, ilukit mo na kung may kahoy kang matatamaan. Dito sa prospect nating maliit na deposito. Ayan. At dito naman tayo sa pangalawa. Ayan ang pinaka diagram na ginawa ko. Ulitin natin ulit. Sa pangatlong pagkakataon, bearing ka dito sa pinaka mother sign. Akyat ka papuntang taas. Pag may matamaan kang punong kahoy, ibig sabihin, nasa gilid lang ng kahoy ang pinaka-target. Kung saan, 1 fathom under or 6 feet under lang siya.
base sa sinabi niya sa mother sign, 6 feet lang siya. Ayan, 6 feet under base dito sa sign na ito, X at saka 1. Combination meaning, divide deposit. At ito na yung possible target ko sa area na yan, dito sa maliit na X. Ayan siya, itong maliit na X na to, dahil dito sa engrave niya, letter C or dot. Dot ito mga katiits, hindi letter C, dot yan. Ngayon, ang meaning dito sa dalawang ito, pag ipagsama natin, ang ibig sabihin niya ay treasure site at upper side. Ibig sabihin, ang treasure site nasa upper side, upper side, ibig sabihin sa ibabaw, papunta ka doon. Papunta ka doon sa mismong ibabaw. Doon na area, sir. Kaya base dito sa ginawa kong dimension, sundan mo lang ito, sir, para makuha mo ang pinaka-exact location kung saan ito na yan. Binusisi ko talaga ito ng dalawang oras eh. Ayan, kahoy, ang target nasa, ang possible target nasa gilid ng kahoy or nasa ilalim ng kahoy. Yan lang yan, sir. Gamitan mo ng locator. At dito naman tayo sa pinaka pangalawa example natin. Ang pinaka pangalawang example natin, ito na yung pinaka malaking X, sir. Ayan. Ang possible target ko dito, sir, hindi magkalayo ito sa mismong batong ito. Dahil ang pinaka mother sign, siya ang pinaka naka-highlight. Kung mapapansin natin ang bato, nandyan talaga siya sa halo sa gitna ng bato. Ang pinaka-X kung saan may dot pa, oh. Balikan natin yung pinaka mother sign. Ayan siya, oh. Siya talagang naka-highlights dyan eh. Malaking X, naklaro ang pagka-engrave, at may 1. Kung tatanggalin natin yung 1 na yan, divide deposit, ibig sabihin, may isa ng deposito sa side na ito. Tanggalin natin yung 1. Ayan. At kung hatiin natin yung bato, gumamit tayo ng ibang kulay. At kung hatiin natin yung bato na yan, dapat straight mga katits, para maintindihan talaga na ang kasama natin. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, nasa kabilang panig pa rin ang possible target. Nasa kabilang panig, sir. At dito tayo sa pinaka-illustration natin. Ayan siya. Tanggalin na natin ito. Ngayon, ang target dito, sir, kung hindi man ako magkamali, dito banda sa gilid, itong bato na ito, hatiin yan, nasa bandang side. Kung wala man sa kabilang side, possible nandito sa kabilang side. Ayan siya. Kung saan, ibabalik natin sa umpisa. Ayan. Yung sinabi ko kanina na distance mga 20 meters to 25 meters dito sa target na ito. Dito banda. Ayan. At saka doon banda. Itong X na ito ang, itong X na ito kung ang siya ang pagbabasihan natin. Nandyan lang sa kabilang side, sir, ang pinaka-target niyan. At dito natin makikita yan. Ayan ang pinaka-possible target ko dyan, sir. Sa madaling salita, yung ginawa kong target area sa unang pagguhit ko dito sa maliit na X, possible nandyan din yung sinabi nitong malaking X na ito dito sa pinakagilid niya dito banda. At kung matatandaan din natin, nabanggit ko kanina sa unang X na dito ka magbabase,
25 meters or 20 meters, pwede rin na may target yan. Pero possible to na target, sir, target ito ng malaking deposito. Kung wala man dito sa kabila, wala siya dyan. Punta ka dito sa kabilang side. Ayan. Ganun pa man, maghanap ka rin ng mga ibang sign sa paligid. Tulad nito, halimbawa itong X na ito. Pagdating doon sa unahan, kung sakaling may ibang sign dyan na magbibigay siya tulad ng puno ng kahoy, pwede ka rin dyan magbearing paatras sa kahoy papabalik dito. Ibig sabihin, nasa halos kalagitnaan ng batong ito ang target natin dito, bandayan. Kalagitnaan ng puno kahoy kung may sasalo na ibang sign. Bantayanan mga ka-teach, kung sakaling nandito yung bato at nandyan din yung puno ng kahoy, kung mapapansin natin, hatiin natin siya, nasa kalagitnaan ng possible target. Kaya sa madaling salita, ang target ko, sir, dalawa dito sa X na ito. Pwede siyang dito sa kabilang side, itong target na ito, i-check natin. At saka yan, ibig sabihin, kabilaan, base dito sa pinaka-mother sign niya. Ayan, divide deposit. Pero ang pagka-X nito mga ka-TH, ibig sabihin, hindi ito na nangungulugan na treasure beast landmark, hindi. Ibig sabihin ito, fixed treasure point, itong klaseng pagka-X niya. At dito natin makikita yan. Ayan, naka-fix talaga ang treasure nito, sir. Combination, meaning, divide deposit. Pwede rin itong pagbasihan ng short tunnel. Pag mga maliit na guhit, maliitan lang na tunnel, hindi malaliman. Kasi sinabi na niya na 1 fathom. Pwede nating i-times 3 ang 1 fathom. Kasi kadalasan mga ka-teach, ang halimbawa 6 feet, pina-times 3 yan eh. Ang deepness niya equals to 18 feet under. Sa palagay ko, ang depositong ito, itong X na malaki, possible 18 feet under yan. At itong X na maliit, possible 6 feet under lang. 6 feet lang siya. Ibig sabihin, isang 18 feet at isang 6 feet. Base dito sa sign sa area mo. Yan lang ang ma-assist ko dito, sir. Hindi magkalayo ang mga target pag mga ganitong klaro na pagka-engrave. Ayan ang pinakamaganda dito sa sign mo. Napakaganda. Maghanap ka rin ng mga sign sa paligid, sir. Kung may mga tulad nito, naka-pattern na ano, simula sa bato, may naka-pattern na tatlong punong kahoy, mga ganun ba? Mga combination meaning yan na nagsusuporta sa isang deposit sa isang lugar. Kasi kung may mga ganitong alignment na tatlong puno ng kahoy na sa harapan itong bato na ito, ang meaning na nito ay object itself. Ibig sabihin, ang object nasa kanya. So, maditotal, kung biakin mo itong bato na ito, walang laman. Ang gagawin nito ay mag-under ka papunta sa ilalim. Ayan. Isdig ka dito ng 4.5 feet. Kasi magbibigay yan ng sign sa ilalim kung ano ang gagawin mo. Lalo na kung ang kahoy na ito na nakaharap sa kanya na parang nag-literacy. Parang nag-literacy yung tatlong kahoy na yan. Parang na ganyan, no? Ayan. Parang naka-literacy at nakapalibot sa batong ito. Ibig sabihin, pwede na ito ipasok sa object itself, itong batong ito. Sa madaling salita, wala na ibang tatakbuhan. Nasa ilalim lang ang target at magtisdig rito sa mismong bato na ito. Pero ganun pa man, kung walang kahoy na nakapalibot sa kanya, wala. Sundan mo yung sinabi kong nauna base dito sa sign na ito. Mga kombinasyon nito mga ka-teach, bantayanan ang mga sign na nakapalibot sa kanya.
kasi yun ang magdagdag or magsasabi na ito ang gagawin mo base sa plastada ng mga sign sa paligid. Yan lang ang masasabi ko dito sa sign mo na ito. Ulitin ko ulit sa pagtatapos dito sa simple content natin. Sana may nakuha kayong idea at may apply ninyo sa bawat area ninyo mga ka-TH. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.